Kuya, naiintindihan mo ba? No, the English is so deep. Uy, naiintindihan mo ba? Ang lalim? Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Labo talaga ng mga Pilipino? Nosebleed daw pag English. Pagka-Filipino naman, lalim daw. Eh, ano ba talaga? We, nagbabasa ka pa ba? Eh, kilala mo ba kung sino nagsulat niyan? Kulit? Tara na nga, alamin natin kung ano ang kasagutan sa ating mga tanong. UGH presents! 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so and this I know for sure. Second year college.
kinukuha kong kurso ay legal management. Hi, my name is Bianca Cruz. I'm second year. I'm taking up legal management. Hi, I'm Megan Manahan. I'm second year and I'm also taking legal management. Ako po si Yosel Lorenzo David. 18, 81, 12, and PSA ang course ko. Ako po si Ed Norville Jan Aba. Ang course ko ngayon ay accountancy. English. Para sa akin pareho, pero more on English. English. Ako wikang English. Para sa akin, mas naiintindihan kong akda ay nasa wikang English. Para sa akin, English. In Filipino, nalimitante. And in English, more on fictional books like Harry Potter and Hunger Games and stuff. Sa English, yung Twilight Saga, tapos yung... What else? Wait lang. Isip ako. Okay lang po yan. Sa Filipino na lang, yung books ni Ramon Bautista. Ako, To Kill a Mockingbird, Les Mis, yung mga kailangan sa school. Joy Luck Club, in Tagalog, yung Noli, LPD, yung ganun lang. Ako naman, English, yung mga Shakespeare kasi kailangan yun sa school. Yung Romeo and Juliet, yung madaming Catherine, yung sa Filipino naman, Noli, LPD, yung mga kailangan sa school kasi... Ano, Percy Jackson, pwede mo yun? Bikang Filipino yung ano, pinapabasa sa amin sa Filipino, pwede mo. Yung nabasa ko lang is yung mga textbooks. Kasi hindi ako mahilig magbasa. Filipino, sa Rizal. English, maybe John Dean. Si J.K. Rowling. Ay, pwede ko minention yung Harry Potter. Ayan, si J.K. Rowling, si Stephanie Meyer, si Ramon Bautista. Stephanie Meyer. Si Shakespeare. Filipino siguro ano si Claro Embecto. In English siguro si Rick Riordan. So Sedizan. J.K. Rowling. Shakespeare. Sila. Since I'm studying international studies, we're more on about readings that it's in the English language more than the Filipino. Sa Filipino kasi required sa subject namin. And then minsan sa dyaryo, di ba, magbabasa tayo ng Filipino. In English kasi pastime. Di ba prefer namin na English kasi mas... I'm speaking Tagalog. Ang prefer namin English kasi mas fluent kami, I think. For me, I'm more fluent in English. So, I prefer books that are in English. Yeah. Ako rin, mas gusto ko yung English kasi like yung Noli, hindi ko maintindihan yung di Filipino. So, yung mas ano kasi ako, pinalaki ako sa wikang Ingles. Yeah. So, yun, mas kung saan ako comfortable, yun yung mas binabasa ko. Yeah, in school also. Sa school rin kasi puro English rin yung subjects natin. Yeah. Nagbabasa ako sa wikang Filipino dahil kinakailangan sa kurso, pero yun nga, mas binabasa ko talaga ang wikang Ingles kasi mas naiintindihan ko ang wikang Ingles. Nagbabasa ako more on sa Ingles kasi may mga words kasi sa Tagalog na di ko naiintindihan. And easier ang English. Nakapagturo sa elementarya.
kasi ng pagdalasal ay lahat English. So, hinahawakan ko ang first year saka second year for Anglophone. Third year, fourth year para sa speak call and others. Nagtuturo rin ako ng tutorial classes sa ELL. Yun ay tutorial classes para sa mga first year students. Gusto pang magkaroon ng kadagdagang kaalaman sa English at sa paggamit ng English. Nagtuturo rin ako ng English para sa mga ibang taong may ibang nasyonalidad tulad ng Korean, Chinese, Taiwanese, at iba-iba. Yun lamang. Yung unang tanong po, sa anong wika niyo po mas gusto nakasulat ang mga aktang binabasa po? Sa binabasa ko, dahil nga ang tinuturo ko ay English, sana English. Yes. Pero hindi naman sa lahat. May mga pananahon rin na gusto ko sana sa Filipino para lalo kong mas maintindihan at maipaabot sa mga taong dapat kong pagpaliwanagan. Ano po yung mga nabasa niyo lang po sa wika mo? English? Naku, hindi marami. Kahit konti lang po, mga dalawa. Usually ngayon ang mga binabasa ko lahat hardcore grammar kasi yung inaano ko. Tapos under digital natives and digital technology in line with education. Yun yung mga binabasa ko, mga libro at mga artikulo. So, more academics? Academics lahat. Tapos newspaper, I also prefer reading in English. Kaya, Yahoo News. Tapos, kapag sa Filipino naman po, kasi nabanggit niyo na gusto niyo minsan din po, Filipino, ano po yung mga akda na nabasa niyo na po sa Filipino? Mga novels. Babong, di ba? Mga Tagalog. Tagalog. Kompleto ako kay Babong. Pero matagal ko na kasi nahinto ang pagbabasa kay Babong. Pero nabasa ko lahat ng libro niya. Si Baba. Ay, oo. Noli Metangere and El Filibusterismo. Nabasa ko yan cover to cover. Kasi nga, maliban sa pagbabasa ng English dahil kailangan sa trabaho ko, mahilig rin ako magbasa. Sino po yung mga akda? Ngayon, nabanggit nila po si Liseza, si Bob O. Pero sino pa po yung mga may akda? Yung mga libro po ng libro na basa niya na po? Besides yun sa mga nabanggit nila po? Filipino rin ba? Okay lang po kayo. English. Neil Gaiman lang ang pagbasa rin ako. Lahat ng American classics nabasa ko rin. Kay William Shakespeare binasa ko, hindi dahil gusto ko. Pero dahil required na page. Pero lahat ng American classic nabasa ko. Sigurado naman po kung naintindihan niya po yung mensahe. Hindi masyado. Siyempre, naintindihan ko. Yes, kinaray po. Kasi po nabigay niyo na po yung dahilan kung bakit gusto niyo ng Filipino. Pero bakit po mas gusto niyo yung English? Yes. Hindi naman dahil sa mas gusto ko ang English. Dahil gusto ko pa rin ang lingwahe ng Filipino. Dahil kapag ako ay nagagalit, gusto ko sa Tagalog. Pero namimili pa rin ako ng mga taong kinakausap sa Filipino dahil lalo na sa Facebook, di ba? Kapag nag-comment ka ng Tagalog, minsan mababa ang tingin sa'yo ng mga tao. Kaya nag-i-English, di ba? Pero anong tanong mo nga ba? Yung bakit po pinili ko yung English? In general, masarap mag-aral ng lingwahe. So regardless, kung ang second language sa Philippines, kung ang unang pangalawang yung lingwahe ginagamit natin dito sa Pilipinas ay French, aralin ko siya. Kung Japanese, aralin ko siya. It's the language more than more than picking only or selecting only English. Kanyari po, kasi po di ba may choices kami nung kanyari po kayo pag piliin po dun sa dahilan. Anong mas magpo-focus po ba yung dahilan niya on which reason? Mas naiintindihan, makasanayan, academics, mas mabilis po ba sa i-rank ko ba to? Mas na-feel. Mas nararamdaman nila po. Siguro tayo ang academics.
mabilis magbasa, mas na-feel ko, mas nakasanayan ko na rin. At saka, globalization. Pare-parehas lang yun. Tayo siya lahat. At yun ba yung mula ng English? Oo, bakit English? Kasi minsan mahirap na sa akin. Kasi kahit sa bahay, pag dumating ako, English ang language. So medyo mahirap na para sa akin. Unlike nung high school ako. Kasi pag high school, di ba may kabarkada ka, Tagalog, ganyan. And sometimes when you speak in English, ikaw pa yung OP, ikaw yung pagtatawanan, ganyan. Pero it's good. Since nakasagot na po kayo ng survey namin, pwede pong... Yun na po yun. Ang ginawa lang po namin interview. Okay. Since nga po nakasagot na po kayo, kung kayo po yung tatanungin, pwede po ba magbigay kayo ng interpretasyon sa mga... Kaya nasagot po. So tulad ng nasabi ko na kanina habang binabasa ko to, English siguro, sa anong wika mo gusto nakasulat ng akla, English 74, unang dahilan ko dito kung bakit marami sa first year college students, tama no? Ang mas gusto nila ng English, dahil siguro mas exposed na tayo ngayon sa English. Globalization, I think, is one of the reasons. Dahil pag sa Facebook mo, nakita mo uso Harry Potter, lahat na magbabasa ng Harry Potter para makasunod. Ngayon, ang tanong, meron ba tayo sa Philippines na ganyan? Kung meron mang ilan-ilan at hindi sumisikat, kung kaya't meron tayong sinimalaya, diba, mga indie films, kasi gusto natin ipaalam na mahalaga at importante ang ating lingwahe. Yun. Yan yung panguna. Pangalawa, pili ko dahil required, kaya more... Almost all of our subjects are being taught in English, even science and math. So, kaya feeling ko ang sagot nila ay English. Pangatlo, kapag nagbukas ka ng ano, ng computer, lahat, di ba? Username pa lang, password, English na kagad. Pag-click mo pa lang, lahat English. Kaya, mas marami silang nababasang feeling ko na nakasulat sa English ang pagkakaakla. Sa pangalawa, ano mga nabasa mo ng akda sa wikang Ingles. At Harry Potter, feeling ko kaya siya nag-top one maliban sa textbook. Textbook dahil ito ay required at lahat ng inyong mga respondents ay college students. So kahit ayaw nila o gustuhin rin, magbabasa sila talaga ng English. Others, dahil pinagsama-sama na yan, di ba? Pero ang feeling ko kailangan natin bigyan rin ng pansin ang Harry Potter bilang 55% siya or 55% ang sumagot na gano'n. Tapos 15%, di ba? Kasi yun yung kauna-unahang na iakla na libro na naging ang target audience ay mga kabataan, di ba? Tapos maliban doon, naging sequel siya. So, kailangan mong sundan ang pagbabasa. Maliban pa doon, si J.K. Rowling na ating na may akda ng Harry Potter, medyo interesting ang buhay niya. Kaya yun. So, nadala ko sa author? Oo, nadala. Pwedeng nadala sa author. Pangatlo, ano-ano ang mga nabasa mo ng akda sa wikang Pilipino? No limit ang haire, ang tulad ng sinabi ko na rin kanina, dahil third year ka, you're required to read that, di ba? So, kung third year ka required, meron pang spark, meron pang gana na basahin yan dahil kauna-una ang libro babasahin nila, kung hindi man kauna-una, isa sa mga libro unang mababasa nila na may akda ay ang ating bayani, pambansang bayani na sa Jose Rizal. Kaya, siya yung unang-una. Maliban doon, maganda rin ang storya ng Noli Metangere, di ba? Tapos, pinalalabas rin ang nationalism ng mga Pilipino. Kaya, piling ko ang mga kabataan, gusto rin nilang maintindihan at malaman ko anong nangyari sa Noli Metangere. Sumunod na dito yung Elfle Boosterings mo, pero makikita natin na merong pagbabae ng bilang ng pagbasa ng Elfle Boosterings mo. Maaaring dahil yun na nakasanayan na, medyo alam na nila, or pangatlo, hindi na sila interesado para sa ano pa, dahil continuation na lang ng
ng Loli Nitangere ang FF for the Gusterismo. Maraming factor ang pwedeng maging basihan bakit bumaba to. Maaring hindi nila nagustuhan yung teacher nila sa pagturo ng Loli Nitangere. Hindi nawala ng interest ngayon sa FF for the Gusterismo. Or maaaring hindi naging maganda ang ang interaction sa classroom na wala ang gana sa pagbabasa ng El Peligrosterismo. Or maaaring alam na nila ang nangyari sa Loli Metangere at hindi na sila interesado pang malaman kung ano ang mangyayari sa El Peligrosterismo. So tingin niyo po, hindi lang po yung wika yung nakaka-apekto mo? Yung wikang Filipino? Hindi natin masabi kasi required to eh. Kung ang paglalabanan, kasi eto, hindi to required eh, pero binasa nila. Eto required, kaya binasa. Ang makikita mo rin dito na ang imong adanaw, 72%, kasi second year ka pa lang. First year. So wala ka pang realidad or wala ka pang magandang exposure na magbasa para sa imong adanaw na knowing na libro yan, isang libro ang babasahin mo. Pag first year ka, isang sanay side, di ba, mahaba na side mo. What more kapag libro? Eh dahil third year na to, meron ng maturity sa pagbasa. Nakapagbasa na sila. Pero po, ano pa? Kanya yun, nabanggit po yung Bob Ohms, Paramount Bautista po. Tapos, hindi naman po siya required. Pero, bakit sa tingin niyo po, nabasa po siya? Pero mababa, no? Oo, pero mababa po. So, kaya, it will give justice eh, kung bakit English to, di ba? Ang Bob Ohms nabanggit, at maliban doon naman Bautista books, no? Piling ko dahil ito eh, simula na to ng laganap ng social networking nung nauso ang Bangkok. So, maaaring yun. Maaaring dahil Pilipino rin siya, mas madaling intindihan. At hindi lang yun, si Bangkok ay may humor kapag nagsusulat. So, maaaring naka-attract ng mga viewers from one word to another word. Yun, group of friends who had read that, had fun, na-relay, binasa rin para makasama sa usapan ng barkada ang mga kabataan. Ano pa? Ano pa? Sino ang may akda ng inyong mga labasa? Tumatakba ang kanyang mensahe sa iyong principal? Sa tingin niyo po, bakit? Bakit tumatak? English or Filipino, bakit tumatak? Dahil palagay ko, kaya sila nagbasa ng Harry Potter. Dahil gusto talaga nilang intindihin. Diba? Walang namwersa. Dito, kahit kwersahin, dahil nabasa, dahil may grade, kailangan tumatak. Tsaka siguro ang lingwahe rin ng mas nakasanayan nilang intindihin. Ano ba? Huling katanungan nila po. Parang, sa tingin niyo po ba, kayo, mas nakaka-apekto po ba yung lingwahe kung mamimili po kayo ng libro? Sa akin hindi, pero hindi ako makakasagot para sa mga kabataan natin. Piling ko sa mga kabataan, lingwahe ay maaaring isang angulo na titignan nila or pagbabasihan bago magbasa. Sige po. Thank you. Salamat. Napatunga nga nung bigla kitang nakita pagkalipas ng mahabang panahon. High school pa tayo nung una kang nakilala. At tandang-tanda ko pa, noon pa may sobrang lupit mo na. Hindi ko lang alam kung paano, basta biglang nagsama tayo. Di nagtagal ay napaibig.